Masakit pa ba? Tanong ng doktor kay El pagpasok nito sa kanyang hospital room. Umiling siya, dahil unti-unti nang nawawala ang hapdi at kirot ng kanyang pang-ibabang bahagi ng katawan. Saglit niya pinunasan ang kanyang mga pisngeng basang-basa ng kanyang mga luha. Hindi niya kasi inaasahan na bibisitahin siya ng doktor sa ganitong oras. Mag-aalas 10 na ng gabi. Why are you crying, Hiha? Just tell me kung masakit pa para madagdagan ko ang cream. Umiling siya habang nakangiti. Hindi na po masakit, Doc. Effective po yung cream na nilagay niyo kanina. Broken-hearted lang po ako. 2 beses itong napakurap bago naintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Marahil naiisip nitong na pag nasaan siya o di kaya ay iniwan ng lalaking may kagagawan kung bakit siya nasa hospital ngayon. 2 araw na siyang nasa hospital. Wala siyang pinagsabihan kahit sino sa kanyang pamilya at mga kaibigan na naroon siya. Ayaw niyang kawan siya ng mga ito. Pagkagising niya noong isang araw sa condo unit ni Cody ay parang pinagbaksakan siya ng langit at lupa. Nag-iwan ito ng isang maliit na note na dumurog ng husto sa kanya. Kalakip pa noon ay isang checking nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Binayaran siya nito. Napakasakit isipin kung bakit niya hinayaan maging ganito ang kalalabasan ng pagmamahal niya para kay Cody. Ganoon ba, Hiha? I just want you to know that you can go home tomorrow morning kung maayos na ang pakiramdam mo. Hindi ka na rin nilalagnat. Just drink your vitamins every day at kumain ng masusustansyang pagkain para lumakas ka. Salamat po, Doc. Umiti ito nang may pag-aalala bago ito lumabas ng kanyang kwarto. Muli na naman siyang napaiyak. Tintik na amo niyang iyon. Pagkatapos siyang pagsawaan sa kama ay iiwanan siya nito ng note na ganoon at ang masama pa doon ay binarayan pa siya nito. Napakasama rin ng kanyang loob dahil nilalagnat siya nang magising siya at sobrang sakit ng kanyang buong katawan. Napakalaki naman kasi ng cargo din ito. Mabuti na lang at nakayanan niyang kumilos upang makaalis sa condo unit nito. Nakayanan niyang dalhin ang kanyang sarili sa hospital dahil pakiramdam niya ay hihimatayin siya sa sakit ng kanyang buong katawan at sa kanyang sama ng loob. Biruin mo, mula tanghali ay nakikipaglaro na ito sa kanya. Kumain lang sila saglit ng hapunan na inorder lang nito sa isang fast food pagkatapos ay sinunggaban na siya nitong muli. Hanggang sa hindi na siya halos patulugin nito. Napakagaling nito sa kama, bawat paggalaw nito ay talaga namang nagpapatirik sa kanyang mga mata. Bawat bayo nito sa kanya ay talagang nakakapagbaliw sa kanya. Sarap na sarap rin siya, ngunit pagkagising niya ay labis na paakit pala ang dulot nito sa kanyang katawan at damdamin. Ang buong akala niya pa naman ay umpisa na iyon na magiging masaya na sila. Mapait siyang napangiti. Buwisit kang baklita ka. Cody. 2 araw nang hindi pumapasok sa trabaho si L. Nais niya itong tawagan ngunit ilang beses niyang pinaalala sa kanyang sarili ang mga kalokohang ginawa nito para paibigan siya. Wala siyang gana magtrabaho sa araw na iyon. Katulad kahapon, wala rin siyang kagana-gana. Nilalaro lamang niya ang stress ball na may disenyo na parang maliit na basketball habang hinahagis at sinasalo-salo niya yun. Iniisip niya si L kahit ayaw niya itong isipin. Papasok pa kaya siya, baka hindi na. Natigil ang pag-iisip niya nang tumunog ang code button niya para sa kanyang secretary. Pinindot niya iyon upang marinig ang gustong sabihin ng secretary niya.
Sir, she's here. Informo ni Migs sa kanya. Parang tumalon ang kanyang puso sa kanyang narinig. Sinabihan niya kasi si Migs na sabihin agad sa kanya kung darating si Miss Elvilia Flores. Hindi na ito nagtanong kung bakit. Pinindot niyang muli ang kanyang code tone nang tumunog iyon muli. She wants to talk to you, sir. Sabi pa ni Migs na ikinabilas ng tibok ng kanyang puso. He missed her. Ngunit huminga siya ng malalim upang pigilan ang kanyang sariling maging tanga muli. Let her in. Utos niya kay Migs bago niya niluwangan ang kanyang suot-suot na necktie dahil parang hindi siya makahinga ng maayos. Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan ng pribadong opisina niya. There she is. Standing in front of the door. Looking at him. Ngunit iba na ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Galit na galit ang mga mata nito habang sinasalubong ang kanyang mga mata. Napalunok siya bago siya napakunot noo. Ah, anong kailangan mo? Nais niyang batukan ang kanyang sarili dahil muntik pang umurong ang kanyang dila sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. He tried to stay calm, and he tried harder to act normal. Mayabang siyang sumandal sa kanyang upuan habang nakikipagtagisa ng tingin sa dalagang palapit sa kanya. Para itong susugod sa gera habang papasok ito sa loob ng kanyang opisina. Ikaw, napakasama mo. Sigaw nito nang makatapat na ito sa kanyang center table. Bakit kahit nagagalit na ito ay napakaganda pa rin ito? Damn. What? Maang-maangan niya habang umaakto siya na para siyang isang bakla. Kunwari ay tinitignan niya ang kanyang mga kuko at wala siya pakialam sa mga sinasabi nito. Lalong napakunot ang noo nito nang makita ang mga kilos niya. Nagtataka ito marahil dahil nagiging pambabae na naman ang kanyang mga kilos. Tinaasan niya ito ng kilay. Mas lalo kasi itong gumaganda sa kanyang paningin sa tuwing lumalaki ang butas ng mga ilong nito sa galit. Hindi ko kailangan ng bayad mo. Hindi ako bayarang babae. Ibinato nito sa kanyang harapan ang cheque na iniwan niya noong isang araw upang masaktan ito. Oh, okay. So free pala yon. Mapang-asar siyang ngumiti dahil lalo lamang namula sa galit ang mukha nito. Free, ha? Nagpapatawa ka. Hindi ako nagpapabayad lalo na sa kakuriputan mo. Nakailang rounds ka sa akin tapos babayaran mo lang ako ng 50,000 pesos. Kahit 50 million ay hindi mo ako kayang bayaran. Dahil hinding-hindi ko ginawa yun para bayaran mo ako. Sigaw nito. Napalunok siya at mapait siyang napangiti. Ano bang bayad ang gusto mo? Mahalin kita, your dreaming little girl. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hinding-hindi kita magugustuhan dahil bakla ako? Nakita niya ang sakit na bumalatay sa mga mata nito. May nais sana itong sabihin sa kanya ngunit hindi na ito nagsalita pa. Pinagtitigan lang siya nito ng di makapaniwalang tingin at punong-puno ng sama ng loob. She deserves it, right? Bakit parang nasasaktan ako kapag nasasaktan ko siya? Damn it! Ito ang ayaw niya sa pag-ibig, kaya nga hanggat maaari at ayaw niyang mapaibig muli. Ngunit huli na ang lahat. Mahal na niya ang babaeng ito. Wala na nga siguro akong magagawa para sa iyo, Mr. Hoffman. Puong pait nitong sabi sa kanya bago ito lumabas ng kanyang opisina at binalibag pa nito ang salamin na pintuan ng kanyang opisina. Mabuti na lang at gawa sa matibay na materyales iyon at hindi nabasag.
Nais niya itong habulin at yakapin ng mahigpit ngunit hindi niya ginawa. Huminga siya ng malalim bago siya napamura. "I hate loving you. Damn it!" Sambit niya ng tuluyan nang makalabas ito ng kanyang opisina. Dad, can I stop this mission? Gusto ko na pong mag-resign. Umiiyak niyang tanong sa kanyang daddy habang kausap niya ito sa kanyang cellphone. No, Elizabeth, palugi na ang negosyo natin. One of these days paniguradong lulubog na ako. Si Cody na lang ang pag-asa natin. Lalo siyang napahikbi. Kasalukuyan siyang nasa pwesto niya. Lunchtime yun kaya siya lang ang mag-isang naroon sa department ng encoding stations. Halos lahat ng mga katrabaho niya ay nasa cafeteria o di kaya kumakain sa mga fast food or restaurant na malapit sa kanilang building. Wala siyang ganang kumain dahil nasasaktan pa rin siya sa sinabi ni Cody sa kanya. Napakasakit magmahal ng isang tao. Lalo na kung hindi ito tunay na lalaki. Kahit anong gawin niyang pagsusumiksik sa baklit ang amo niya ay nananatili pa rin itong bakla. Ibinigay na niya ang lahat ng kakayahan niya pati nga puso't kaluluwa niya ay naibigay na niya. Nais na niyang mag-resign at bumalik sa Italy dahil sa ginawa ni Cody sa kanya, ngunit iniisip rin niya ang kanyang daddy. Alam niyang madidismaya ito sa kanya at alam niyang kailangan siya nito para sa kanilang kumpanya. Pero daddy, baka pwedeng ibang negosyante na lang. Marami naman dyan. No, si Cody lang ang nakatakda para sa'yo, Si Cody ang napili kung makakapagligtas sa ating palubog na kumpanya. Focus to your mission, anak. Hindi ka maaring sumuko. Hindi niya napansin ang pagkataranta ng kanyang ama habang nagsasalita ito. Hindi ko na po kaya, daddy. Bakla po talaga siya. Ginawa ko na po ang lahat. No, hindi mo pa ginagawa ang lahat. Pasasaan ba't magiging tunay na lalaki rin yang batang yan? Tahimik siyang umiyak. You can do it, anak. Para sa iyo rin ito. Pagkatapos iyon sabihin ng kanyang ama ay tanging dial tone na lamang ang kanyang narinig sa kabilang linya. Makayanan pa kaya niyang ipagpilitan ang kanyang sarili sa taong kailanman ay hinding-hindi siya magagawang mahalin. Hindi na niya inisip ang mga mangyayari, mananatili na lang siya dito sa kumpanya ni Cody ngunit hindi na niya susundin ang kagustuhan ng kanyang ama. Hindi na niya ito aakitin at paibigin dahil napaka-impossible niyong mangyari. Suko na siya. Mananatili lamang siya doon bilang empleyado hanggang sa sumuko na lang rin ang kanyang daddy. Pinahid niya ang kanyang mga luha at nag-umpisa na siyang magtrabaho muli. Marami pa siyang gagawin sa araw na iyon kaya hindi na muna siya kumain. Wala rin kasi siyang ganang kumain. Pagkatapos niyang main code ang lahat ay kailangan niya yung ipack Xerox copy upang ibigay sa head ng kanilang department ang kanyang daily reports. Dalawang araw siyang absent kaya tambak ang trabaho niya. Tingid sa kanyang kaalaman ay nakita siya ni Cody na nakapila sa Xerox machines. Napansin itong namumutla siya. Cody, give this to Miss Villa Flores. Inilapag niya sa lamesa ang isang box ng chicken meal mula sa isang sikat na restaurant. Napalngat ang tingin ni Mix sa kanya mula sa pagkakayuko nito sa sariling computer desk. Agad nitong itinago ang cellphone nito dahil nahuli niya itong naglalaro ng Mobile Legends during office hours. Para itong nakakita ng multo nang makita siya.
Bo, boss, akala ko umuwi na kayo. Marahil ay nakita siya nito kanina na lumabas ng kanyang opisina. Hindi niya kasi matiis hindi bilhan ng pagkain si El kahit pagalit siya sa babaeng iyon. Ibigay mo yan kay Miss Villaflores ngayon na. Utos niya kay Miss. Hindi na niya hinintay na magtanong ito, dahil hindi rin niya alam ang kanyang isasagot kung bakit niya pinabibigyan ng pagkain ang dalaga. Siya pa mismo ang bumili ng pagkain na iyon dahil sinisigurado niyang bagong luto ang ibibigay sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad nang may maalala siyang ibilin dito. Do not tell her na ako ang nagpapabigay niyan. Sabihin mo na lang galing yan sa'yo. Maotoridad niyang utos sa kanyang secretary bago siya dirderetsong pumasok sa kanyang private office. Niluwangan niya ang kanyang necktie bago siya napaupo sa kanyang upuan. He badly missed her. Gusto niyang siya ang magbigay ng pagkain na iyon ngunit pinigilan lamang niya ang kanyang sarili. Ayaw na niyang mas mahulog pa ang kanyang loob sa dalaga. Hanggat maaga pa ay lalayuan na lang niya ito. Hindi niya ugaling buksan ang kanyang mini tablet kung saan naroon nakalagay ang lahat ng CCTV sa buong building na iyon. But he found himself looking for her CCTV area code. Nais niya itong makita kahit sa CCTV lamang. Marami pa siyang mas importanteng gagawin kaysa ang manood ng CCTV sa mga oras na iyon. Ngunit heto siya at hinahanap ang CCTV area code nito. Parang sumitlo ang kanyang puso nang mahanap na niya ang CCTV number na nakatutok mismo sa pwesto ni Miss Villaflores. Nakatutok ang atensyon nito sa mga papeles na nasa harapan nito at kasalukuyan nito iyon inaayos. Hindi niya sinasadyang mapahaplos siya sa screen ng kanyang mini tablet. He touched her face. Somehow nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Maya-maya pa ay nakita niyang napangiti ito dahil naroon na si Migs at bitbit nito ang pinabibigay niyang pagkain. Mabilis niyang pinindot ang volume ng speaker button upang marinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Migs, hindi ko yan matatanggap. Sambit ni El. Napakagat siya ng kanyang labi. Kahit ang boses nito ay miss na rin niya. Para sa iyo talaga, Tel. Mukhang hindi ka pa naglo-lunch eh. Tignan mo nga ang lips mo, namumutla ka. Muling umiling si El, mukhang nahihiya pa itong tanggapin yon. Naku, huwag na. Napakamahal pa ng restaurant na pinag-orderan mo, Mies. Nakakahiya naman sa'yo. Ayos lang para sa'yo, El. Gusto kong mabusog ka para palagi kang may energy. Mas lalo kang nakaka-in love kapag nakangiti ka eh. Naningkit ang kanyang mga mata nang marinig niya ang sinabi ng kanyang secretary. This asshole. Ginamit pang porma ang pagkain na binigay ko. Damn it. Paniguradong malilintikan ito sa kanya. Huwag na, sabi Migs. Baka ano pang isipin nila? Hayaan mong isipin nila kung anong gusto nilang isipin. Ang mahalaga ay mabusog ka at hindi malipasan ng buto. Napahawak si Cody sa kanyang sentido nang makita niyang hinawakan pa talaga ni Migs ang isang balikat ni El. Abat sira ulo talaga. Inis na sambit ni Cody habang pinapanood niya ang mga ito sa CCTV camera. Napakamahal kasi nito, Migs. Don't worry, bonus ko naman ngayon. Kaya sinishare ko lang sa pinakamagandang babae sa kumpanyang ito. Wala sa loob na nalukot ni Cody ang isang bond paper na nasa kanyang lamesa. Inis na inis siya kay Migs sa mga oras na iyon. How dare him to touch her? Salamat, Migs. Sa totoo niyan, hindi pa talaga ako kumakain.
Nanlaki ang mata ni Cody nang makita niyang niyakap ni Elle ang current adong secretary niya. Napatayo siya sa sobrang inis. Damn it! You're always welcome, Miss Elle. Todong iting sagot ni Migs at pasimple pa talaga nitong inamoy ang buhok ng dalaga. Makakangiti pa kaya ito mamaya kung babasagin niya ang mga ngipin nito. Loco, pinormahan pa ang girlfriend ko. Buwisit na buwisit niyang sambit. Nagsisituloy siya kung bakit ba kay Secretary Migs pa niya pinabigay ang pagkain na iyon. Nakapuntos tuloy ito kay Elle. You're so stupid, Cody. Napahilamos siya sa sariling mukha nang matauhan siya sa kanyang ginagawa. Bakit ba siya nagkakaganito pa rin para sa babaeng iyon? I don't care kahit magkagusto pa siya sa iba. Labas sa ilong na pagkumbinsi niya sa kanyang sarili, pero napahampas siyang muli sa kanyang lamesa nang makita niyang yamakap na naman ang isa pang yakap ang sekretary niya kay Elle. Mukhang may sisisantehen akong sekretary ngayong araw na to. Sabi niya, bago niya pinatunog ang kanyang leeg at mga daliri sa kanyang kamay. Seryosong seryoso ang kanyang gwapong mukha habang sinusuntok na niya sa kanyang imahinasyon si Migs. Where is my dog? Relax anak, pumunta ka pa talaga dito para hanapin lang ang aso mong yun. Hindi man lang tumingin ang kanyang daddy Kenjiya kahit isang sulyap sa kanya, bagkus ay nakadekwatro pa ito habang nagbabasa ng dyaryo. Kara rating lamang niya sa months iyon ng kanyang mga magulang at hindi niya mapigilan mapasigaw sa kanyang ama dahil kitang-kita niya sa CCTV ng kanyang condo unit na dinala nito si Axel. Dad, where is she? Where is Axel? Inagaw niya ang newspaper na hawak nito kaya napatingin ito sa kanya. I spayed her at the hospital. You what? Pinatanggal ko lang naman ang ovaries fallopian tube at ang uterus niya para hindi na kung ano-ano ang ginagawa niya. Dad, you're unbelievable. Bakit mo ginawa yun? Hindi siya makapaniwala na ganoon ang ginawa nito sa kanyang kawawang aso. Nagpapahinga pa ang asong iyon. Dadalhin ko siya sa condo mo kapag okay na siya. Teka, bakit lalaking lalaki kaya ta ngayon ha? Naghihinalang tanong ng daddy niya dahil nawala sa kanyang isip ang pagpapanggap niya bilang isang bakla. Damn it, Dad. Sino ba naman kasi hindi magagalit sa ginawa niyo? Ibalik mo sa akin ang aso ko nang maayos, kundi mag-aasawa ako ng lalaki. Pananakot niya sa kanyang daddy kaya nawala ang pagkakangiti nito. Agad itong namula sa galit. Tabernak. Pagmumura nito sa salitang French. Tumayo ito at agad na inalis ang suot na sinelas nito kaya naman napatakbo siya. Binato siya nito ng sinelas nito, ngunit hindi naman siya tinamaan. Subukan mong mag-asawa ng lalaki at itatakwil kita. Cody, bumalik ka rito. Napahilot na lang si Cody sa kanyang balikat. Habang naglalakad na siya patungo sa kanyang nakaparadang kotse. Stress na stress siya sa araw na iyon, dumagdag pa ang daddy niya. Kahit kailan talaga ay wala matinong ginagawa ang daddy Kenjiya niya. Marahil dito niya namana ang pagiging pilyo at pasaway niya. Naawa tuloy siya kay Axel. Tinanggalan na ito ng pagkakataon magkaroon ng mga anak dahil lamang sa ginawa ng kanyang daddy. Tinignan niya ang kanyang cellphone. Wala pa rin text o tawag man lang mula kay Elle. Hindi ba siya hahabulin ito? Napabuntong hininga siya. Mukhang hindi niya kakayanin mapalayo sa dalaga kung ganito ang kanyang ginagawa.
Stop thinking about her. Sito niya sa kanyang sarili habang nagmamaneho siya ng kanyang pink na sasakyan. Kahit sa loob kasi ng sasakyan niya ay naaalala niya ito. Damn it! Iniliko niya ang kanyang kotse papunta sa night bar ng kanyang pinsan na si Zachary. Pinamana iyon ng kanilang Uncle Miguel sa anak nitong si Zachary Miguel Hoffman. Hindi ito nakasama noong birthday party ni Jacob dahil busing busy ito sa lumalago nitong negosyo. Pagpasok pa lang niya sa loob ng night bar ay sinalubong na siya ng isang bouncer. Boss Cody, welcome back. Nakangiting sambit nito, sabay kindat sa kanya. Kinilabutan tuloy siya, nandidiri niyang tinignan ito kaya naman napalunok ito ngunit matamis na ngumiti. Hindi niya ito pinansin, mukhang tipo pa yata siya ng bouncer na ito. Wizard Codes. Napalingon agad siya kay Zachary nang makita siya nitong papunta sa VIP lounge. Paino? Sabi lang niya sa kanyang pinsan pagkatapos nilang pag-fist bump. Woohoo! Welcome back, pinsan. Mukhang wasted tayo ngayon ha. Una agad ni Zachary sa kanya dahil hindi siya kumikembot habang naglalakad siya. Sobra, kaya ipainom mo sa akin yung pinakamalakas mong maipapainom. Gusto kong makatulog agad ako. Tumawa ito ng malakas. Hindi ka yata nagbabakla baklaan ngayon ha. Saktong-sakto nandyan sila Herbert at Daniel. Kara rating lang nila kahapon from Italy. Nagulat nga ako eh. Bahagya siyang nagulat dahil naroon pala ang mga barkada nila noong college pa sila. Kay barkada niya kasi si Zachary dahil pareho ang eskwelahan na kanilang pinasukan. Kahit pa mas matanda ito sa kanya. 10 years kasi itong nag-aral ng medsina, ngunit hindi rin naman ito itinuloy iyon. Mas gusto pa rin itong magtimpla ng mga inumin sa night bar na pagmamay-ari na nito. Kanina pa sila. Tanong niya. Kara rating lang. Mga half an hour. May dalangang magandang chick si Herbert eh. Mukhang girlfriend niya. Ah. Walang interest niyang sagot. Masaya siya na makikita niya muli ang kanyang mga kibarkada ngunit wala talaga siyang gana ngayong araw na ito. His heart was still broken. Masakit pa rin ang kanyang puso lalo na't hindi man lang gumagawa ng paraan si El para suyon siya. Clamon, matutuwa ang mga iyon pag nakita ka. Wala na siyang nagawa kundi sumama kay Zachary papunta sa VIP lounge ng night bar. Mga artista at kilalang personalidad lamang ang nakakapag-book sa mga naturang VIP lounge ng night bar na iyon. Maingay at magulo ang mga taong nagsasayawan at nagiinuman sa mga kanya-kanyang lounge ng mga ito at sa gitna ng dance floor. Guys, Cody is here! Anunsyo agad ni Zachary pagkapasok pa lang nila sa loob ng VIP lounge kung nasaan ang mga kibarkada nila. Welcome back! Nakangising sambit naman niya. Dahil iyon ang tawag niya sa mga ito noong college pa lamang sila. Ngunit ang magandang ngisi niya ay unti-unting nawala nang makita niya ang babaeng katabi ni Herbert. Anong ginagawa nito dito? What are you doing here, Elizabeth Villaflores? Codes. Sabay pang sambit ni Herbert at Daniel sa sobrang tuwa na makita siya. Lumapit agad sa kanya ang dalawa at tuwang-tuwang niyakap siya ng mga ito. Ngunit wala na sa mga ito ang atensyon niya kundi sa babaeng nakatingin rin sa kanya sa mga oras na iyon habang kayakap siya ng kanyang mga kaibigan. Nakita niyang napapalunok ito at halatang hindi rin ito inaasahan na magkikita sila sa night bar na iyon. Pare, I heard bakla ka na daw ha.
Damit pare, di ko yan mapaniwalaan. Ilang babae ang kinama mo noon eh? Tanong ni Herbert sa kanya kaya doon pa lang niya inalis ang kanyang pagtingin kay Elle at tumingin siya kay Herbert. Nais niya sanang sabihin na hindi siya bakla. Ngunit naroon naman si Elle kaya hindi niya iyon maaring sabihin. People change, you know. Sabi na lang niya, bago siya muling tumingin kay Elle na nakayuko na ngayon. Napansin naman agad ni Herbert na napatingin siya kay Elle kaya agad itong lumapit sa dalaga. Pinigilan niyang mapakunot ang kanyang noo nang makita niyang inakbayan nito si Elle at hinalikan sa pisngi nito. Anyway pare, this is my ex-girlfriend Elle, pero friends pa rin kami hanggang ngayon. Doon na napakunot ng husto ang kanyang noo. Panigurado ay bakas na bakas sa kanyang mukha ang galit na kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Kaya nagtaka ang mga ito. Bakit pare? Tanong ni Daniel nang mapansin nito ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Elle. Codes. Tanong naman ni Zachary sa kanya at tinapik pa nito ang kanyang balikat. Parang napakahirap sa kanyang itago ang kanyang galit. Dahil nais niyang baliin ang braso ni Herbert sa mga oras na iyon at nais niyang padugwin ang muso nito sa lapastangan nitong paghalik sa pisngi ng babaeng minamahal niya. Ngunit inipon niya ang lahat ng kanyang makakaya para umiti ng peke at tumawa pa siya. Charm. Simpleng sabi niya para mawala ang tensyon na namumuo sa loob ng kwartong iyon. Loko ka talaga. Natatawang sabi ni Daniel. Kung makatingin ka kasi akala ko naman kung ano. Sabi ni Herbert. Kilala ko kasi yan. She's my employee. Right, Miss Villaflores? Ito naman ang ngumiti ng peke dahil tinignan nito ni Herbert. Oo, boss ko siya. Maiksing sagot nito. Really, babe? That's cool. Pinigilan niyang mapakunot ang kanyang noo sa sobrang inis niya sa mga oras na iyon. Babe. Damn it, she's mine. Pero teka codes, nakakainis yung boses mo habak lang bakla eh. Hindi kami sanay nakakatawa, at dahil dyan cheers tayo. Sito ni Herbert sa kanya, bago ito magbigay ng kanya-kanya nilang inumin. Inakbayan naman siya ni Zachary. It's been so long guys. Masayang sambit ni Zachary. Naupo sila sa tapat ni Herbert at Elle. Kakaibang tingin ang ibinibigay niya dito kaya parang hindi ito mapakali. Elle. Hindi niya akalain na magkakilala pala si Herbert at Cody. Narito siya ngayon sa iisang lugar kasama ang kanyang ex-boyfriend at ang kanyang ex-lover or ex-sexmate. Buizet, hindi ko man lang alam kung ano ang namagitan sa amin. Hindi niya inaasahan na magkikita sila ngayong gabi. Napakaliit talaga ng mundo. Nagulat na lang kasi siya kanina nang makita niyang inaabangan siya ni Herbert sa kanyang condo unit. Kasama nito si Daniel ang kaibigan nito sa Italy. Matagal rin ang naging relasyon nila ni Herbert noong nasa Italy pa siya, ngunit hanggang halik lamang ang kanilang ginagawa noon dahil hindi pa siya handang ibigay dito ang kanyang sarili noon. Samantalang ibinigay niya iyon kay Cody nang walang pagdadalawang isip at walang pag-aalinlangan. Napakagaga at napakatanga talaga niya. Samantalang 3 taon sila magkarelasyon ni Herbert noon ay hindi man lang nito nahawakan ang kanyang dibdib. Samantalang ngayon, may 2 kiss mark pa nga ang naiwan sa kanyang cleavage dahil sa gigil na pagsipsip ni Cody sa mga iyon. Inaya siya ni Herbert at Daniel na mag-dinner,
kaya sumama siya hanggang sa nag-aya ang mga ito na mag-inuman sila sa night bar ng kaibigan nito. Pumayag rin agad siya dahil nais niya naman talagang magpakalasing. So, kailan kayo nag-break? Napatingin siya kay Cody nang tumabi ito sa kanya sa sofa na inuupuan niya, habang tinatanong nito si Herbert na nasa kabilang tabi niya. Pinagigitnaan siya ng mga ito. Herbert is really a nice good-looking guy, ngunit kung ikukumpara ito sa kagwapuhan ng baklitang amo niya ay wala itong panama. Kami ni Eli. Yes, sino pa ba? Nakangiti ngunit halatang naiinis na tanong ni Cody kay Herbert. 1 year ago na yata eh. Pero she's the reason why I'm here in the Philippines. I want to get her back. Muli siyang inakbayan ni Herbert at hinalikan nito ang kanyang pisngi. Nahihirapan siyang mapalunok habang nakatingin siya kay Cody na masama ang tingin sa kanya at nagpipigil lamang itong magalit. Good to know that. Sagot ni Cody bago ito uminom muli ng isa pang basong martini na inisang lagok lamang nito. 3 taon kaming magkarelasyon. Sayang rin kung nauuwi lang sa wala. Sabi pa ni Herbert kaya mas lalo siyang hindi naging komportable. Nakita niyang nagtadyas ang panga ni Cody. Ngunit ngumiti ito ng peke. Wala naman yata sa tagal ng relasyon yan eh. Kung sa simbahan ang tuloy niyo sa simbahan talaga, pero kung wala wag ka nang umasa. May pait sa boses nito habang masamang nakatingin sa kanya. Tumawa naman si Herbert. Ang bitter mo, Codes. Teka, bakit ba kami ang tinatanong mo? Kamusta pala kayo ni Manilyn? Siya pa rin ba girlfriend mo or hindi na dahil bakla ka na? Pang-aasar pa ni Herbert kay Cody kaya hinawakan na niya ang kamay ni Herbert upang patigilan ito. Ngunit wrong move yata siya dahil mas lalong tumulim ang tingin ni Cody sa kanya at sa kanyang kamay na nakahawak sa kamay ni Herbert. Mabilis niyang inalis ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Okay naman kami ni Manilyn. We're best friends. Dude, naitandaan ko na, nagpakasal siya sa iba diba? Tanong ni Daniel kay Cody. Ayaw sana nitong pag-usapan yun, ngunit maganda na rin sigurong marinig ni Elle ang nangyari noon sa kanya. Well, pinagpalit niya ako sa isang politiko. Sa isang mas satinji niya karapat dapat mahalin para sa kanya. She cheated on me and blamed me for not being enough. I hate being lied to. Pero mas okay na rin na naghiwalay kami kasi bakla pala ako. Mapait itong ngumiti kaya nagtawanan ang mga kaibigan nito. Ngayon lang nalaman ni Elle ang nangyari sa relasyong nito sa ex-girlfriend nito. Pero ngayon binabalikan kanya no. Singit niya sa usapan ng magkakaibigan dahil hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Nais niyang tampilan ang kanyang bibig dahil napatingin sa kanya ang mga ito. I think so. Pero bakla ako eh. Pilyo itong umiti bago ito uminom muli. Tumawa naman ang mga kaibigan nito. Mukhang wala itong napapansin sa pagitan nilang dalawa ni Cody. Ma, mag-cree lang ako. Paalam niya kay Herbert. Sure babe, doon sa labas ang restroom. Gusto mo samahan na kita? No, ako na lang babe. Sagot niya at nais niyang kagatin ang kanyang dila dahil nakasanayan na talaga nilang dalawa ni Herbert ang endearment nilang iyon. Ngunit narinig na iyon ni Cody panigurado. Pa, pakialam ko naman kung narinig niya. Di ba nga bakla daw siya? Tumayo na siya at nag-excuse siya upang magbanyo. Pagdating niya sa banyo ay doon pa lang siya nakahinga ng maayos. Tinignan agad niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin.
"My God, Elizabeth, ano bang nangyayari sa buhay mo? Bakit na in love ka sa baklang yun?" Naiinis niyang pagkausap sa kanyang sarili. Naiinis kasi siya sa kanyang damdamin. Para bang naawa siya kay Cody sa nangyari dito noon. Ipinagpalat pala ito ni Manilyn sa ibang lalaki. Napakasakit siguro ng pinagdaanan nito. Huminga siya ng malalim bago siya nag-retouch ng kanyang mukha. Wala naman siyang make-up bukod sa kanyang blush on upang hindi siya mamatla. Paglabas niya ng bathroom ay muntik na siyang mapasigaw nang may biglang humila sa kanyang braso at dinala siya sa isang madilim na parte ng bar. Tinakpan nito ang kanyang bibig upang huwag siyang sumigaw. Agad niyang nakilala ang pabango nito. Ang pabango nitong pinagsuan niyang amoy-amoy noong araw na makasama niya ito magdamag. "Babe pala ah." Galit nitong tanong habang masama ang tingin sa kanya. Cody. Hindi pa siya nakakapag-move on sa pagkakagulat niya ay bigla na lang nitong kinabig ang kanyang dewang at binigyan siya ng isang mapusok at mapagparusang halik sa kanyang mga labi. Nais niyang taktukan ang kanyang sarili dahil sabik niyang tinugon agad ang halik nito. Hindi man lang siya nagpakipot. Ipinulupot pa niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Kaya naman halos sabay silang napaungol sa kanilang paghahalikan. "Ako lang ang pwedeng humulik sa'yo. Ako lang." Sabi ni Cody sa kanya sa pagitan ng kanilang paghahalikan na parabang ayaw na nitong tapusin iyon. "Cody." Ungol niya habang sarap na sarap siya sa pakikipaghalikan dito. Hinihila niya pa ito palapit sa kanya upang mas lumalim ang paghahalikan nilang dalawa. Kinagat nito ang ibabang labi niya nang may pangjijihil bago muling nilaplap ang kanyang bibig. Nagel umikot ang kamay nito. "L." Ungol ni Cody habang nakikipaghalikan pa rin ito sa kanya sa isang madilim na sulok. "Cody, oh." Ungol niya nang bumaba ang mga halik nito sa kanyang leeg. Hinahanap-hanap niya ang mga haplos at halik nito. Natigil lamang ang paghahalikan nila nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Hingal na hingal itong tumingin sa kanya pagkatapos nitong halikan ang kanyang labi. Tinignan niya ang kanyang cellphone at si Herbert ang tumatawag doon. "Hello." Matalim ang tingin na ibinibigay sa kanya ni Cody habang yakap-yakap pa rin ito ang kanyang bewang. "Where are you, L? Bakit ang tagal mo?" "So, sorry, sumakit lang ang tiyan ko." "Are you okay there? Gusto mo na bang umuwi?" Yes, uuwi na ko." Pinatay niya ang kanyang cellphone at hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ni Herbert. Muli silang naghalikan ni Cody pagkatapos niyang ilagay sa kanyang bulsa ang cellphone niya. Napaungol siya nang buhatin siya nito paarap sa katawan nito. Napakalakas talaga nito, may alam itong daan patungo sa parking lot kung nasaan ang kotse nito. Habang buhat-buhat siya nito ay hindi nila maiwasan maghalikan ng paulit-ulit. Hindi na siya nag-iisip pa kung saan siya dadalhin ito. Ngunit alam niyang nais nilang marating muli ang langit na kanilang napagsaluhan.